lockdown ng seniors ay required na mag-fill up ng senior data form. Hindi naman ibig sabihin na hindi sila mabibigyan ng kanilang senior pension. Ibig sabihin po, kahit hindi po sila magpalista dito do sa meeting down ng kanilang samahan ng mga senior citizen, hindi naman ibig sabihin na hindi sila mabibigyan ng kanilang senior pension. At saka hindi po yan ground na matatanggal sa OSCA. Mm-hmm. Naku po, hindi po yan basihan. So I'm hoping na kalma lang na persuasion, hindi natin, hindi dapat gulatin yung senior citizen na tatanggalin pagka hindi sumulat ng papel. Kasi online lang naman ang kailangan natin, Ms. Cathy. Paano po malalaman kung natanggap na po ng NCSC ang aking online registration? O kasi meron po kayong ongoing online registration ngayon. Opo. To know kung napasok na po, may RRN naman kayo, yung registration number, ipasok lang po yung registration number at saka yung passcode nyo. Malalaman mo at sasabihin naman ng website natin that you are registered online. Gusto po ng clarification. Meron po siyang, sabi niya, lockdown ng seniors ay required na mag-fill up ng senior data form. Kailangan daw pong isubmit at pirmahan at kailangan daw pong tatlong photocopy tsaka kailangan daw po ng OSCA ID tsaka recent ID photo. Ang sabi po, para daw ma-update yung kanilang record at maging basis daw po para sa benepisyo under RA 11350. Ang sabi, ang hindi daw magsasubmit po nitong form na ito ay matatanggal daw po sa listahan ng senior sa OSCA list. Sabi niya, ito po ba ay sanction ng OSCA? Totoo po ba ito? Well, I think there is an element of exaggeration dyan, Ms. Cathy. Mm-hmm. Kasi, from the point of view of NCSC, ang kailangan lang naman natin is online registration. So, ang isang tanong, ba't kailangan pang isulat sa papel? At bakit tatlong kopya pa, tatlong ID picture? Diba? So tingin ko kasi yan yung mga pamamaraan din ng local leadership dahil gusto din sila ng kopya ng sarili nilang kopya. Mm-hmm. But ang pinaka bottom line, Ms. Cathy, is really an online registration. And yung mga marunong mag-online registration, actually, kung ang mga data mo ay nasa online, pwede mo ring i-print yan eh. Of course, kailangan ng ID, ng OSCA ID dahil yan po ang isang nakikita nating importante sa online registration, yung being member mo as a senior citizen. Mm-hmm. But all these things actually can be simplified. Sana po huwag natin pahirapan ang ating senior citizens. Ang ating persuasion lang is online registration.